naranasan nyo na bang mahusgahan dahil sa kasuotan ninyo? Tunghayan natin ang naranasan ng isang babae na si Adelpha. Masaya si Adelpha sa mga kaibigan niya na mga kaklase din niya, si Romina, Gina at Delfina. Pinakamatalino sa kanilang lahat ay si Romina. Isang araw, sabi ni Adelpha, "Romina, pwede bang makikopya ng assignment mo sa math? Kasi hindi ko nagawa eh." "Oo naman," sagot ni Romina. "Thank you, Romina," sabi ni Adelpha. Gusto namang dumating sina Gina at Delfina. Sabi ni Gina, "Bakit Adelpha, hindi ka na naman ba nakagawa ng assignment mo?" "Pasensya ka na, Gina. Oo, hindi ako nakagawa ng assignment ko. Kaya makikikopya na naman ako," sabi ni Adelpha. "Okay, whatever," sabi naman ni Gina, na sinigundahan naman ni Delfina. "Oo nga, whatever." Mabait si Romina kay Adelpha, kaya pinapakopya niya ng assignments. Si Adelpha ay taga-probinsya at nakikituloy siya sa bahay ng auntie at uncle niya. Samantalang si Gina, Delfina at Romina ay mga taga-syudad. Bukod sa sila ay matatalino, ay pawang mga guro pa ang mga magulang nila. Sina Gina at Delfina ay may lingit na inggit kay Adelpha dahil nga close siya kay Romina. Isang Sabado, iyaya ni Gina at Delfina si Romina. "Romina, mag-mall tayo." "Oo," sabi ni Romina. "Pero yayain ko si Adelpha kung okay lang sa inyo," sabi ni Romina. Ayaw sana pumayag ni Gina at Delfina, pero sa huli ay niyaya si Adelpha. Mula noon ay madalas na silang namamasyal, silang apat pag walang pasok. Isang pamamasyal nila ay di na nakatiis si Gina at Delfina na hindi punain sa Adelpha. Sabi ni Gina, "Adelpha, bakit laging eco bag ang bitbit mong bag?" "Ah, eto ba?" "Oo, Gina, kasi mamaya bago ako uwi ay bibili pa ako ng mga gulay para sa bahay namin," sagot ni Adelpha. Tapos sinigundahan naman ni Delfina. Sabi ni Delfina, "Oo nga, Adelpha, bukod sa eco bag, bakit laging tsinelas na lang lagi ang suot mo? Hindi ka ba naasiwa sa tsinelas? Lahat kami nakasapatos, ikaw lang nakatsinelas," sabi ni Delfina. Sagot ni Adelpha ay, "Oo, kasi mas komportable ang pa ako pag lagi ako nakatsinelas." Tapos, nagkatinginan na lang sina Gina at Delfina, sabay pungis-ngis. Hindi na lang pinansin ni Adelpha ang dalawa. Sabi naman ni Romina, "Kayo talaga, tantanan na nga ninyo si Adelpha. Kung yan ang gusto niyang isuot, eh wala tayong magagawa. Yan ang gusto niya eh," sabi naman ni Romina. Ngayon, sumagot naman si Delfina, "Ay, hindi ka pa talaga magbabago niyan. Palagi na lang yan ang suot mo." "Ala, eh pasensya na. Ito lang talaga ang gusto kong isuot eh," sabi ni Adelpha. Tapos sabi naman ni Romina, "Ay naku, magmerienda na lang tayo. Tantanan nyo na si Adelpha. Sige, magmerenda na lang tayo," sagot naman ni Adelpha. Tapos sabi ni Delfina, "Ay, pasensya na,
Pass muna ako sa merenda kasi wala akong ekstrang pera, sabi ni Delfina. Sabi naman ni Gina, oo nga, next time na lang tayo magmerenda. Oo, kasi wala rin akong ekstra pera, sabi ni Gina. Ngayon, sabi naman ni Adelpha, ganito na lang ang gawin natin. Punta na lang tayo sa bahay ng auntie at uncle ko. Doon na lang tayo kumain. O sige, sabi naman ng tatlo. Sabi ni Romina, o sige, tama. Doon na lang tayo sa bahay nila, Adelpha, para mapasyalan din natin yung bahay nila, sabi ni Romina. Nang makarating na sila malapit sa bahay nila, Adelpha, kumatok si Adelpha. Auntie, uncle, nandito po kami kasama kong mga kaklase ko, si Romina, si Gina, at saka si Delfina. Ito nga pala ang mga uncle ko at auntie ko, sabi naman ni Adelpha. Tapos sabi naman ng uncle at auntie niya, pagbukas nila ng pintuan, ay naku po ma'am, kayo po pala, sige po, pasok po kayo, sabi ng uncle at auntie ni Adelpha. Tapos sabi ni Adelpha, o sige, dito muna kayo at ako yung magbibihis lang. Uncle, auntie, mag-prepare ka po ng memerendahin natin. Magbibihis lang po ako. O sige po, ma'am. Mag-prepare na po kami, tugon ng auntie ni Adelpha. Pagkaalis ni Adelpha papunta sa kwarto niya, ay laking gulat ng tatlo, sabi ng Gina at Delfina kay auntie at uncle ni Adelpha. Naku po, bakit po ma'am ang tawag niyo kay Adelpha? Hindi po ba auntie at uncle niya kayo? Bakit po ganun ang tawag niyo kay Adelpha? Sabi ni Gina. Ang sabi naman ng auntie at uncle, ay naku mga ining, si Adelpha ay anak ng amo namin sa probinsya na sila ang hasyendero. Mayaman sila, Adelpha, pero gusto niyang mag-aral dito sa siyudad, kaya kami ang nag-aalaga ngayon kay Adelpha. Dito niya gusto tumira sa pamamahay namin, kaya dito niya kayo ipinasyal. Dito nakatira si Adelpha sa pamamahay namin. Di makapaniwala sila Romina, Gina at Delfina, lalo na sina Delfina at Gina na sobrang nahihiya sa nalaman tungkol kay Adelpha, na ang hinuhusgahan pala nila at pinagtatawanan ay anak ng hasyendero at mga yaya pala niya ang mga kasama niya sa tinitirhan niyang bahay. Hanggang dito na lang nagtatapos ang istorya ni Adelpha. I-comment mo sa ibaba ang natutunan mo sa kwentong ito. Please like and share at pakipindot ang subscribe button para updated kayo sa mga darating pang mga kwento ko. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Manood ka kay Maria Andre. Tara pumunta na sa Norte. Hey. Baguio City ang lugar. Feeling happy all day.